Today, kayo sa video natin yon ay mag-unbox tayo at magkakaroon tayo ng first impression sa isang running singlet na ipinadala sa atin ng isang local brand manufacturer na gumagawa ng mga singlet dito sa Pilipinas. So, maraming salamat po sa pagtitiwala na magpadala ng sample unit para i-review dito sa channel. So, obviously, sa thumbnail pa naman, nakalagay naman kung anong brand to. So, ito, Tribu Pakaras na brand. Itong suot ko ngayon, ang tawag dito ay bukang liwayway, so hindi lang kita masyado. Pero ito yung unang-unang Tribu Pakaras na singlet ko. Ito, bigay lang to sa akin ng pinsan ko, na si pinsan na Lalilu. So kanina, tinanong ko kung saan niya binili. So sabi niya sa Shopee nga daw. Kasi nga, merong ibang kumakalat na mga peke na shop na ito rin yung tinitinda, yung tong Tribu Pakaras. So yun niya. Sa kanya na nagmula, sa shopping nga daw niya bili. So, ito yung legit. Ang masasabi ko lang muna dito, bago natin gawin yung unboxing, ito kasi tela nito, medyo ano, sabihin na natin entry level yung tela. Hindi siya ganun kalambot, hindi rin siya ganun kagaan. Pero okay naman to, nagamit ko na dun sa event, sa Apo Hop Marathon. So, wala akong masabi, maganda yung design. Tapos yun niya, dahil local brand, so may sarili silang concept, yun ang maganda. Yun lang, yung medyo mahaba yung pit nito, yung sa laylayan, yun ang napansin ko. And then the rest, okay naman yung sa kilikili and then sa neck, okay. Saka napansin ko lang dati, yung tahe nito. Single lang yung tahe niya. Tingnan natin kung yung ma-unbox natin ngayon is much improved version ng mga running singlet nila. Dahil yun niya, after nito, wala naman ako na-try or na-test na iba pa na singlet galing sa Tribu Pakaras. So, yun, exciting itong video na to. Tingnan natin kung kamusta na yung mga lineup nila. So, ito yung parcel na pinadala sa atin. Kaya, excited tayo na buksan to ngayon. Buksan natin. So, honestly, hindi ko pa alam kung ano yung laman nito. At ngayon lang din natin titingnan. Nakalagay dito, merong 3 piraso na laman. So, dito muna tayo sa maliit. So, ito ay mask or head buff. Yun. Sa mga nakakilala talaga sa akin, gumagamit ako ng head buff. Buksan natin. So, yun yung mga nakikita nyo lagi dito sa wrist ko, sa kanang wrist. So, sanay po kasi ako na naglalagay nito pang munas ng pawis. Tapos yun niya, minsan, pang sa ulo din. Kasi, syempre, di ba nakasalamin ako para iwas pawis. So, ito yung head buff nila. So, ang design niya ay, yun niya, ang ganda oh. Eagle. Eagle yung design. Head buff. Tapos yun, may nakalagay na ano, Tribu Pakaras. So, manipis yung tela niya. Common naman to sa mga head buff. Kasi ginagamit to sa muka. Ayun, tinataep. So, tama lang na manipis para nakakahinga ka pa rin. So, tingnan natin kung itsura ko pag nag-head buff tayo dito. Okay. Nakakahingang mabuti. So, sakto yung nipis niya. Ayos naman. Okay din yung design, Eagle. Oh. So, tingnan natin. Mamaya, ibabrowse ko kung ano pa yung mga option na pwede nyo pagpilian buko dito sa Eagle. Tapos, ilalagay natin dyan sa editing. So, okay naman. Try natin gawin itong ano. Oh, stretchable din siya. So, hindi siya ganun ka, ano. Okay, di ba? Nice. Alam nyo naman ako, lagi ako naka-headband sa race, di ba? So, yun. Meron na tayong pangsalit doon sa headband nating black and white. Na lagi natin ginagamit. So, maganda. Okay. Satisfied dito sa head buff. So, tingnan natin mamaya kung magkano yung presyo nito doon sa shop nila. One down. Ito, maliit. Sa itsura pa lang, ito ay sando. At sa tabas pa lang makita nyo, sigurado na racer back to. So, ako, alam nyo naman na sa mga races ko, mas prepared ko ang Razorback na sando. So, alam nyo din, na mga nakasubaybay talaga sa akin, na hindi ako ganun gumagamit na event singlet yung mga sando sa event. Kasi mas komportable ako na gumamit ng mga ganito. Lalo na yung mga malalaki yung kilikili, kasi yung dito sa paypay. Kasi para iwas had-had dito sa kilikili, kasi niya iwas chafing. Kaya never ako na wala akong matandaan na event na gumamit ako ng event shirt. So yun, isa yun sa talagang dahilan. Gusto ko kasi talaga pag nag-race ako, wala akong inaalala. As in, parang komportable ka. Tapos yung mismong race lang yung iisipin mo. Kaya yun, mas prepared kong gumamit talaga ng mga ganito. Tsaka, ay, baliktad.
So mamaya susuwat ko to. Tingnan natin kung itsura nito sa body. So ito ay naalagay breaking the boundaries. So yun ang ano nila, motto nila ng tribu Pakaras. So tinanong naman po nila ako kung ano yung size, pero yun, hindi nila sinabi ko ano syempre yung mga padadala nila. So maganda, maganda yung quality, maganda yung tahe. Ito po, oh, maganda na ng tahe nila. So yun. Yeah, maganda na. So yung razor back nila, yung likod mukhang okay din naman, yung cut maganda, malaki. So ang labig nito, chak. Yung tela, hindi ko alam kung makikita nyo, is talagang medyo malipis din. So, alam mo, breathable, di ba? Ganda. Isang ganda rin ng design ng orange. Kitang-kita ito sa race. So, yung design ng ano niya, nung pagiging dry fit, parang may square-square siya na butas. So, yun. Malamig. Tapos, maano siya. Parang medyo madulas sa latin, no? Tapos mamaya sukat ko lang ang itsura. So, next tayo. Ito na yung last. Wala nang laman eh. So, ito ay... So, ito, puti. Let's see kung ano ang meron dito sa puti. Tiyan natin. Yun, nakalagay. So, nice. Ang ganda ng shirt niyan. Linis tingnan, puti. Tapos sa likod, ayun, may nakalagay na tipi. Tapos parang logo ng araw, yun yung logo ng Tribu Pakaras. So, ang ganda ng tela. Alam nyo ba na itong tela na to, yung parang may mga stripe na guhit. Napakalamig po nito. Alam nyo ba na nung nag-Cebu ako, 2024, yung uniform ng Cebu is, wag natin banggitin kung sino may gawa nun. Pero ganito po yung tela na ginamit nila. Alam niyo po kung pag binili niyo yun sa expo, kung hindi ako nagkakamali, around 850 pesos. Yung mga ganun klase ng shirt nila na ganito yung tela. So, gandang-ganda ako doon at alam niyo naman na ilang race yung ginamit ko, nagamit yung Razorback na singlet. Yung binili ko ng 750 doon sa expo ng Cebu. Alam ko ang tawag dito, Deflon Stripe, doon sa gandong klase ng tela. Kasi nung minsan nagtingin na rin kami para sa team shirt namin. So, eto yung telang gustong-gusto ko. Ayun, nakasulat, 100% polyester. So, yun, ganda. Hanapin ko lang yung uniform ko ng Cebu. So, ito yung sa Cebu, oh. Ito yung singlet. Actually, hindi ito yung, yung event shirt. Ito yung binili ko, pero ito rin yung tela kasi noon. So, yan, huwag natin nagpakita yung brand na. Yan. Pero, tinan nyo siya, di ba? Ayun, napakalamig po nito, sa totoo lang. Tapos, ilang race ko na yung gamit ko. Ito mismo, kasi paborito ko to. Gusto ko talaga yung tela nito. So, siya ay ganun din. Oh, ang ganda. So, tingnan natin mamaya yung price doon sa Shopee kung magkano nila binibenta yung mga item nila. So, doon sa tatlo, maganda. Lahat yun, magkakaiba. So, maraming salamat po sa pinadala nyo. So, ito, magagamit natin, syempre, casual. Maganda to pang casual. So, ito yung tipo na pag sinuot mo, hindi ka naman lagi mukhang runner or hindi ka naman lagi mukhang tatakbo. Pero, pwede mo din naman itong gamitin sa race dahil nga, yun, puti. So, saan mo na light color, visible ka, malamig sa pakiramdam dahil light, tapos maganda rin yung tela. So, check lang natin yung pricing natin. So yung palang puti is nakasama siya sa puti collection nila. So, yun, nakalagay puti collection. So, sa puti collection nila, yun, 500 plus pataas ang presyo. Meron dong razorback na singlet, meron ding long sleeve, tapos meron t-shirt. So, yung sa nakuha natin, kasama yun sa collection ng t-shirt. So, yun doon nag-range yung presyo. So, sabi ko nga, yung t-shirt, kung 500 pataas, sobrang sulit na nun. Mura na po yun. Doon sa ganong quality ng tela. So, okay na okay po yun. So, try natin yung isa. Yung binigay nila sa atin na Razorback, ang tawag doon ay sa Razorback Flow Collection. So, doon pala siya nakasama. Ang price niya is 570 pesos. Mura pa rin dahil nga sabi ko sa inyo, although yung isa binili ko 750 sa Expo ng Cebu, magkaiba lang sila ng design ng tela or ng pagiging dry fit, pero nonetheless, mura pa rin yung 570 para sa isang Razorback na singlet. Nagmay ganong quality. So, yun yung headbop na binigay sa atin is under dun sa headbop TP wildlife nila. So, more on Tribu Pakaras, gumagawa din sila ng mga event shirt. More on trail running sila, pero yun yung ang gaganda ng mga design nila.
Lalo lang sa mga nature lover dyan at mahilig sa mga makabayan na design or makapilipinong design. So, Tribu Pakaras. Maganda po. I-visit nyo po yung shop nila. Tapos, i-browse nyo or try nyo yung mga product nila. So, ang alam ko, magkakaroon din sila ng mga medyas na i-release. So, yun. Abangan natin kung ano ang itsura at quality ng mga medyas na i-release nila. Pasensya na po kung wala muna akong mga running tips ngayon dahil may mga obligation muna tayo na dapat gawin para dito sa mga sponsor dahil sa, yun nga, pagpo-provide nila at pagtitiwala nila sa channel natin. So, dahil gagamitin ko po yung mostly lahat ng mga item na pinadala sa akin dito sa Milo Marathon na darating sa Linggo. Kaya maraming pong salamat sa lahat, sa mga nanonood, sa mga natutuwa na nakakakuha na tayo kahit paano ng mga sponsored item na para i-review. Kaya maraming maraming salamat po. Asahan nyo naman po na patuloy naman po ako na magiging patas at unbiased. Despite syempre pinadala sa atin, pero yun nga, lahat naman po ng opinion ko is personal opinion. Nasa inyo pa rin naman po yun kung bibili kayo or maniniwala kayo syempre sa sinasabi ko. Pero yun nga, nasa inyo na po yun. So, muli po, maraming pong salamat sa lahat. Ingat po sa mga runs nyo. God bless po. So, magkakaroon muna tayo ng dress rehearsal. So, yun, mag-ano? Alam mong ano lang siya. Very light yung material na ginamit. So, yun, tingnan nyo yung nanalo. Yung haba niya, sakto lang. Maganda. Parang muscle shirt. Pero maganda oh.